Handa na ba you? Handa na me. Ano? Handa na me? Handa na me. BBM or Pac-Man? Pac-Man. Epal o bidabida na miyembro ng gabinete. Kung may susuportahan o i-endorso man si Pangulong Duterte sa pagkapangulo, anong letra kaya ang meron sa kanyang pangalan? O. Cellphone. Face mask. Alcohol. May one and only. Yan! Ang aking mga kaibigan ngayon, mga millennial. Maraming mga nega. Gusto ko ipa-deport sa ibang planeta. Day after day, I must face a world of strangers. Ang bandila ng Pilipinas, sabay-sabay taas. It will take a strong, strong man. All right! All right! Pwede bang tumayo para ipakita kung anong suot mong pang-ibaba? Ang basketball. Nakita mo, dadamayan kita kasi naka-shorts din. I was expecting harder questions like love life. Oh, Ian and Michael, ito pinakakatakutan ko na programa. Diba, it's always nice to see yung lighter side ng mga ini-interview natin. It's been a wonderful experience kung pag-guest ko sa inyong show. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Maraming salamat, lalo na sa Ratatat! Ratsadang tanong, tapatan, at tarang, tahan! Ayun, ako! Nako, namin natin pag-uusapan ngayong Monday. Daming nangyari mula ng last episode natin sa ating Monday suke. Hi, it's April 15, 2024. Oras na naman para makapagkwentuhan at kulitan kasama mga tao nasa sentro ng balita ngayon. Dito lamang po yan sa Politiscoop. Ako si Ina Andolo. Nagel, bahatin po. Nakipagpuyatan din ba kayo sa mga ganap na ngayong towards the weekend? Ako, Ina. Apat na oras at ako nakatutok sa mga dati at kasalukuyang nangyayari mga rally at mga pahayag eh, no? Kakaiba. Kakaiba ang nangyayari ngayon. At siyempre nakikidalamhati po kami at hihingin ng dasal sa Israel at sa Iran. Oh yan. Kasi ang Iran po nagpakawala po ng napakaraming missile at sabi naman more than 90% ang natabla sa mga ito. Pero siyempre, ito po yung escalation po ng mga sigalot na yan ay kakaingatan po natin at isama po natin sa ating mga dasal. At itong internal na nangyayari sa Pilipinas, no? Siguro nauumay na rin kayo sa sigalot sa mga makapangyarihang pamilya. Pero yan po ang aming pag-uusapan. Kasama na rin sa discussion natin mamaya yung usapin ng Iran at Israel. Ano bang may epekto ba yan dito sa atin sa Pilipinas? Ano? Anyway, okay. Pangulong Bongbong Marcos, humihingi ng detalye sa sinasabing gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Para kay PBBM, hindi raw gentleman's agreement, kundi secret deal ang pinasok ni Duterte. Pakinggan natin itong... I am horrified by the idea that we have compromised in through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. Ano ba, sino bang kausap mo? Sino ba talagang kausap mo? Anong pinag-usapan ninyo? Anong pinag-agrihan ninyo? Was this an official thing or was it a personal thing? Ano ba ito? Dahil wala kaming record. Kahit saan ka tumingin, walang record. So, sikretong ginawa lahat ito. Bakit nila ginawa? Kung gagawin man nila, ba't pa nila ginawang sikreto? Nakakapagtaka nga eh. Kaya it's not a good situation. Tinatawag na ni PBBM ang Chinese ambassador para tanungin ito tungkol sa nasabing kasunduan. Yan, dagdag ko na rin, Ina. Sabi ni Pangulong Duterte, ganyan, ngayon lang siya nakitang ganyan, ano? Parang ano na siya, parang medyo nag-aalipuyos na. Ang sabi niya, kinakausap na rin nila ang mga dating gabinete. No, at wala daw silang makuha ang diretsong sagot. Yeah, ni PBBM you mean, not ni Duterte. Ni PBBM yung mga dating katauhan ni Pangulong Duterte. Correct. Wala daw silang makuha ang diretsong sagot. Pag napakinggan mo nga naman yung mga speech, parang ganun din. Si dating Pangulong Duterte naman, inaming nakipagkasundo siya sa China. Inamin nga ba? Pero para lang daw ito, panatili ng status quo at makaiwas sa gulo. Hindi na totoong pumayag siyang wag
nang ayusin o kumpunuhin ang BRP Sierra Madre sa iyong insyol. Pakinggan po natin ito. Nobody but nobody in the Philippines today, either the Supreme Court, Presidency or Congress, can concede anything about the report. Hindi kuhain ang Presidente. Kapitan, yeah. Wala daw ni sino man ang pwedeng ibigay ang teritoryo ng Pilipinas. May hamon naman. Yan, nako. Ito ang may aminan wag may hamon. May hamon naman si dati mong digong kay BBM. Sabi niya, kasi nga ayusin mo ang BRP Sierra Madre. Yan ang sabi niya. Yan. Hay nako. Sige, yan at marami pang ibang pag-uusapan natin kasama na ang ating Monday Suke, former presidential adviser for political affairs Ronald Yamas. Good morning. Good morning, Ina, Michael. Kamusta ang inyong weekend? Ayan, okay naman. Ikaw ba, pinanood mo rin ba lahat ng mga nangyaring press cons, eh? Oo, last week pa. May isang oras yun, pinakinggan ko. Minumura si Juan, si Presidente, PBBM. PI daw, PI. No, itong graduate hanggang second year college lang. Dapat daw, tinawagan na lang siya, imbis na nagsalita. No? Ayun, banat. Grabe, no? Pura, tsaka si Justice Carpio. Oo, lalo na. Nilecture natin. Puro laglag. Nilaglag si Anyo, si Esperon. Sabi niya, alam daw nila itong secret agreement na ito. Nilaglag si Harry Roque. Ininsulto pa, tinapak-tapakan sa muka. Pero parang hindi naman naramdaman ni Harry Roque. Sinaktan mo ang puso ko. Mamaya, ipe-play po namin yung soundbite. At hindi pa yun. Check, meron pa rin. President Duterte, tungkol meron kay Harry Roque. Nilaglag din niya si... Parang nilaglag din niya yung kanyang best friend na si Pastor Apollo Quibilo. Sinabi niya kung nasaan, mga ganun. Diba? Parang sabi niya, sabi niya. Huwag naman ako idamay dyan. Iba naman yun. Huwag naman ako idamay dyan sa something. Pero ito, check, napansin mo rin ba? Ito, baka para lang sa ating mga mananood, no? Diba, nung una, si tinawag niyang adik ang Pangulo, tapos nung pangalawa, ang sabi niya, hindi, antibiotics lang, wala na kung sinabing ganun. Pero nung speech na yan, sinabi na naman niya, adik nga. Sinabi na naman niya, nakita niya yung papel. Sinabi na naman niya, So yeah, may mga ganun pong nangyayari. Sige, ano, sec, anong take mo? Ito, pero ang pinaka-latest is the rally in Davao del Norte, no? Ang suporta naman dito ay sa may preventive suspension na gobernador. Ang sinasabi niya, mali daw ang ginawa ni Pangulong PBBM at para na siyang authoritarian o diktador. Anong tingin mo rito, sec? Ginagawa naman niya ng mga ng mga presidente. Ginagawa naman niya ng gobyerno. Kung merong anomalya, sinususpende. Hindi naman final 'yun eh, suspension lang. Preventive. Pero ang tingin nila, ito ay harassment. No? Tingin nila ito ay pang-aalipusta sa mga kaalyado ng presidente. Actually, 'yan si Governor Edwin kasama yan ni Speaker Bebot Alvarez. Kumalas na yan kay Digong eh. Bumalat niya. Kaya nga nung nakaraang eleksyon, hindi naman nila dinala si Sara at si PBBM eh. Iba ang dinala nilang presidente. Pero ngayon, nagkabalikan na sila uli. At doon sa rally, ang sigaw nga ni Speaker Bebot Alvarez ay withdrawal of support. Diba? Walang kamatayang withdrawal of support. No? Pero dapat tingnan natin ito, balikan natin yung mga kabanata. Marami kasing kabanata ito eh, no? Para itong kwan eh, House of Cards, Game of Thrones, no? Marami itong kabanata eh. Dahil, halimbawa, more than a year ago, sinabi na ng China yan eh. Di ba? Sabi ng China, may isang presidente, no? Na pumayag tanggalin ang BRP Sierra Madre. No? Wala namang umamin. Sabi ng mga anak ni Eros Prada, hindi tatay ko yun. Sabi ni Arroyo, hindi ako yun. No? Hindi naman pwedeng si Pinoy yun. Diba? Siya ka nagsampa ng kaso sa UNCLOS. Malabo rin naman si PBBM dahil siya nga yung bumabalat sa kwan, sa China ngayon. Ito, pula niya. Sino yun? Tahimik yung isang presidente. Diba? Pero nilabas na yun ang China last year, kung maalala nyo. Diba? Tapos, fast forward, this year, itong paborito ni Michael, si Harry Roque. Nagsalita naman, no? Nagsalita naman, secret agreement, may gentleman's agreement, no? Na sumunod na kabalata, dinenay naman ni
former speaker ni Digong na si Palelo. Sabi ni San Palelo, eh nakausap ko si President Duterte, nakausap ko si Executive Secretary Medial Dea, walang ganyan. No? Kulang lang sa pansin yan, humihingi ng atensyon. Di ba? Sabi ko, ano? Yun yung nangyari diyan. Tapos eh sumingi tuloy ang China. Hindi, may kasunduan. May kasunduan, in-affirm muli ng Foreign Affairs Ministry ng China, di ba? Na mayroong kasunduan. Tapos eh nagalit na si PBBM last week. Sabi niya, horrified. Yeah. Horrified. No, na mayroong ganitong klaseng kasunduan na sikreto, no? Na sinusuko yung ating teritoryo. Mm-hmm. No, kino-concede yung ating soberenya. Eh practically ang sinasabi niya, yung gumawa nito ay treasonous. Mm-hmm. Yung matagal na namin sinasabi ni Michael, yung mga nakasuot ng kwan, bayong, mga takil, no? Mm-hmm. Pero ito si PBBM na nagsabi na matagal na panahon ang tawag natin diyan conflict averse. Ayaw ng away, ano? Hindi katulad ni Michael, mahilig makipag-away. Uy, bagong buhay na. PBBM, ayaw makipag-away. Pero dito, horrified siya. At halos sabihin na niya na yung gumawa nitong agreement ay mga traidor. Treasonous. Diba? Kaya yung press ko naman ni ex-President Duterte, eh minura naman siya. PI. Itong second year graduate lang, no, ng college, no? Eh dapat tinawagan na lang ako. No, PI kay Justice Carpio, di ba? Puro siya PI eh. Tapos tinapakan sa mukha si Harry Roque. Sino ba tong Harry Roque na to? No? Na hindi naman niya alam itong pinag-usapan, no? Dumating siya eh pagkatapos. No, yung mga ganun pa, no? Doon sa typical rambling eh, di ba? Kaya pupulutin mo eh. Lalagyan mo ng method yung kanyang insanity, no? Yung lalagyan mo na huhugutin mo yung mga sinabi niya. Kaya yun ang ginagawa natin. Dinideconstruct natin yung kanya mga sinabi, no? Pero yun yung kala, yung huling kabanata, no? Ito ng rally. Diba? Ito yung huling kabanata, itong rally na withdrawal of support, sabi ni Bebot Alvarez. Sabi naman ni Basnek, no? Baka mangyari sa kanila, yun ang nangyari sa mga Romanov at saka sa kay Mussolini. Na minasakit, pinatay, di ba? Eh, hindi na yan bail threat. Hindi na yan bail threat. Parang sinasabi niya, mamatay na kayo. Di ba? Yun ang sinasabi niya. Magaya kayo rito sa mga ito. No? Sabi naman ni PBBM, no? Panghuli, ibigay nila sa amin lahat ng detalye. No? No? Mag-set ng meeting, mag-usap. Diba? Pag-usapan itong treasonous agreement na ito. Kaya yung iba, mga senador, sinasabi, kinakailangan ito ay magkaroon ng hearing in aid of legislation. Ano ba talaga nangyari? No? Ganun ba kasikreto ito? Ano ba yung isinuko? Ang sabi kasi ni Digong, status quo. Anong ibig sabihin ng status quo? No? I-maintain ng China yung kanilang artificial islands, no, sa ating teritoryo. Anong ibig sabihin ng status quo? Hindi natin tutulungan yung ating mga kababayan sa BRP Sierra Madre para ayusin yung barko na gumuguho na. Ibig sabihin ay sinusuko niya yung BRP Sierra Madre para gumuho. Ang ibig sabihin Minintay na lang mabulok. Ibig sabihin ng status quo, Michael, Ina, ang ibig sabihin niyan, yung ating victory sa UNCLOS. Di ba? Yun yung status quo. Ang ibig sabihin ng status quo, yung ating konstitusyon na inaffirm ng international law na ito ay ating teritoryo, ito ay ating bakuran. Yan ang tunay na status quo. Hindi yung status quo ni Digong na manatili diyan sa ating teritoryo yung mga Chinese, no? Di ba? Manatili yung ating BRP Sierra Madre na gumuguho, pabayaan gumuho. Yun ang status quo niya, no? Yun ang status quo ng mga taksil, no? Mismo yung kanyang defense chief, si Lorenzana, nagsabi na balak nga niyang magpadala din ng barko sa Scarborough na parang BRP Sierra Madre nung panahon ni Digong. Kaso, hindi siya pinayagan ni Duterte. No? Hindi siya pinayagan dahil daw baka magalit ang China. Lalo na after nung ating victory sa UNCLOS.
So laglaga na, laglaga na. Tek, tek. So si PBBM, di ba, magkakaroon pa lang ng meeting with the Chinese ambassador. And as Michael mentioned earlier, sinabi nga niya na nakikipag-usap na siya dun sa mga dating opisyal from the previous administration. Bakit niya hindi na lang niya mismo kausapin nga si, ano kaya, former President Digong? Why do you think is he talking to everybody but the person who allegedly entered or got into that deal or agreement? Bakit niya kaya madiretso? Eh, puro mura inaabot niya eh. Puro mura. Kaya ang labanan sa public eh. Diba, labanan sa publiko eh. Dahil pagka pag-i-invoke niya yan, eh, puro mura inaabot niya, diba? So, kaya ang sabi na lang niya, eh, open naman siya makipag-usap, no? Pero para malaman kung ano talaga yung detalye niyan. Pero yung mga senador, katulad ni Senator Risa Ontiveros, doon na sa korte pag-usapan yan. No, doon pala magpaliwanag sa korte. In this case, yung Senado, no, in aid of legislation para malaman natin anong mga batas ba ang nilalabag. No, para mas strengthen yung ating mga batas. Kaso sabi naman ni Senator Francis Tolentino, no, na re-electionist at saka head ng committee para sa maritime sa West Philippine Sea. Sabi niya hindi na kailangan. Ito naman si Senator Francis. Wag naman niya ipakita yung kanyang kwan, yung kanyang pagkiling, no? Nag-aasta na siyang independent, nag-aasta na siyang critical sa China. Tapos ngayon, ayaw niya pa imbestigahan yung dati niyang boss. No? Dati siya nasa cabinet eh, tsaka tumakbo siya sa slate ni Digong, no? Kaso ang utang na loob mo nasa bansa, 'di ba? May isa pa, Sek. Si Senator Robin din eh, parang nananawagan naman siya ng isa pang investigation tungkol sa supposed misinformation daw about the West Philippine Sea. So parang contradicting din sila ng ano, no? In a way, nung pinapropose na hearing naman ni Senator Risa. Pwede kasi ang banat ni Robin Hood, no, na itong mga banat kay Digong disinformation o misinformation, no? Hindi niya specify eh kung anong misinformation 'yun Ang aking pag-unawa dinedepensahan niya si Digong. Ang problema, umamin na at nilaglag na nung kanyang BFF. Yung China. Mismo yung China inamin na itong agreement na ito ay kay Digong, no? Si Digong inamin ng kalahati. Sabi niya, status ko, no? At sinabi niya, ginawa niya ito para mapigilan ang nuclear war. Nuclear war. Pinaliwanag pa niya yung radiation doon sa kanyang press con. Sabi niya, physics, sabi niya ganun, dapat eh. Sabi niya, physics hindi history eh. Hindi, pero diba? Kung magkakaroon man ng investigasyon para sa ating mga manonood, no? Kasi kailangan malaman niyo rin yung dynamics, no? Kung magkakaroon man ng investigasyon, kunyari sa Senado, pero kung matatandaan pa natin, kung maalala mo ito, si Senator Francis Tolentino, noong 2016, kaupo lang niya, no? Bilang isang senador, sa isang privilege speech niya, nabinanggit niya yan, no? Na may usapan. Actually, gusto nga nilang gawing polisiya dati yan. Ito yung isa sa mga binabato sa kanya. Si Senator Alan Peter Cayetano, ay, senador ngayon. At siya rin yung dating DFA secretary. Di ba? Yes. Yung mga mechanics niyan eh. Tahimik. Kung sa Senado yan, ikaw yung DFA, ikaw yung tagapagtaguyod o tagapagsulong ng foreign policy nung dating Pangulo Duterte. Pangatlo, si Secretary Anyo na dati ring sa gabinete ni Digong at ngayon nasa gabinete rin ni PBBM. Ito pong mga taong ito na malapit o may kinalaman o may alam dito sa hindi umanong secret deal o gentleman's agreement ay may interest. Ibig sabihin, no? May alam sila o kabahagi sila nung dati at sa ngayon. Ano nakikita mo rito mechanics kung sakasakali? Kasi kung sa Senado mo dadalhin, dapat tanungin mo na sila. Ito mga naroroon na ng mga senador. Di po ba, Sec? At dapat, yes. Kung tatanungin mo, sabi nga ni Secretary Panelo, siya, willing siyang magpatawag sila doon. Pero siya, alam naman natin na sasabihin niya na walang gano'n kasi pinitira niya si Secretary Roque na pinagbulan nito, na nagsalita, no, na hindi daw. Ni hindi nga daw niya alam ang cellphone number ni Digong, masinasabi ni Secretary Panelo. So anong magiging mechanic nito, Sec? Sa tingin mo, meron ba ang dahilan? Na imbestigahan sa Senado na alam naman natin itong mga key players
ay meron ding, di ba, hindi neutral eh. Hindi neutral sec. Anong tingin mo dito mangyayari? Well, una, yung presscon nga, laglaga na. Nilaglag na niya si Anyo at saka si Esperon na kasama daw dun sa alam daw yung nangyari. Diba? Mm. Ang pahiwati niya, eh, nasa gobyerno ni PBBM si Esperon. Yeah. Si Anyo eh. No? Ibig sabihin, ay kasabwat. Pero yan kasi mga nilalaglag niya, yan ay kanyang underlings. Ibig sabihin, may command responsibilities. Kailangan susunod yung mga yan. Diba? Mm. Hindi naman yan kwan eh. Hindi naman yan presidente. Kaya naguhugas kamay siya eh sa paglaglag niya. Na hindi lang ako ito eh. Marami sabi ito. Sabi niya yun. Hindi lang ako. Ang decision niya. Oo. Sabi niya ganun eh. Oh. Eh, hindi pwede yun eh. Ikaw yung presidente eh. The buck stops with you. Diba? Mm-hmm. Hindi mo pwedeng ilaglag yung mga underlings mo. Dahil siyempre, hindi naman pwedeng hindi sumunod dyan sa'yo. Diba? Sinabi final mo decision na, sa Pangulo. Oo, oh, pag sinabi mo na bibitawan natin yung BRP Sierra Madre, pabayaan natin kumuho. No? Hindi yan decision ng yung underlings. Decision mo yan. Yung maari nag-advise sila, pero ang final decision sa kanya pa rin. Pwede nga nag-advise against eh. No? Yun nga, exactly. Yan ang nangyari, di ba? Mm-hmm. Pero yung pwede lang gumawa ng deal sa China, yung presidente. Di ba? Mm-hmm. Hindi naman kakausapin ng China si Esperon, si Anyo, mm-hmm. si Lorenzana. Kakausapin nila yung bossing. Di ba? Mm-hmm. Kaya nga inuulit ko, the buck stops with the boss. The buck stops with the president, no? Eh, yung kanyang estilo sa paglalaglag, parang gusto niyang palabasin, hindi lang ako ito. Di ba? Eh, magpakalalaki ka na. Magpakatotoo ka na. Ikaw yung presidente. Ba't dadamay mo yung underlings mo? Di ba? Pero yung kanyang underlings, kailangan magsalita. Lalo na yung Secretary of Foreign Affairs niya. Diba? SFA eh. No, yun yung nag-i-implement ng iyong foreign policy. At itong pinag-uusapan natin na kataksilan, ito yung foreign policy niya eh. Na malinaw, labag sa ating konstitusyon, malinaw, sabi nga ni PBBM, na sinusuko yung ating teritoryo, kinoconcede, at malinaw, paglabag sa ating pagkapanalo sa UNCLOS. Sa Pero teka, ito yung pinakatanong, di ba, investigasyon, panawagan. Ikaw, sa sarili mong pananaw, no, kasi tayo, nalilito tayo lahat. Derek Nosek, sa sarili mong pananaw, nung napanood mo itong mga pahayag ng Pangulo, anong nakita mo? Inamin ba talaga niya? Kasi nung napanood ko, bigla ka gano'n eh. Parang kayo inamin. Ay, pero may binigit na naman siya. If, kung meron man, parang gano'n eh. Parang merong labadawi siyang nangyayari dito. Parang deniability o yung parang, kasi di ba, prosecutor siya at abogado. Alam din niya yung sasalita niya kung sakasakali. Ikaw, kung ikaw ang tatanong yung isa sa napakinggan mo, sa kabuuan, hindi lang yung unang napakinggan, yung pangalawa, yung panghuli. Yung kabuuan ng sinabi niya, may inamin ba talaga siya na isang gentleman's agreement? May, at inamin ba talaga niya? May inamin siya, pero hindi buo yung kanyang pag-amin. Sabi ko nga, hap-hap eh. Inamin niya na yung kanyang kasunduan, status quo. No? Na binanggit din naman ni Harry Roque. Doon yung pagkakabanggit ni Harry Roque. Yan yung essence ng secret agreement. So, hindi niya tinawag na secret agreement o gentleman's agreement. Pero inamin niya na merong usapan na status quo. Diba? Yun yung kanyang ina. Kaya sabi ko, hap-hap yung pag-amin. Hap-hap. Hindi niya tinawag na gentleman's agreement. Hindi niya tinawag na secret agreement. Ang tinawag niya, status quo. At sabi niya, para mapigilan ang nuclear war. No? At saka wala naman tayong laban sa China. Ang dami niya mga pinagsasabi pa sa kanyang press code. Kaya huhugutin mo rin eh. Alam mo naman si Digong, rambling yan eh. Diba? Rambling yan eh. No? Kaya nga kinabahan ako nung sinabi niya yung minura niya yung second year college eh. Naisip ko, ako ba yun? Ako hindi. Ako ay umabot ng third year college. Hindi ko alam si Michael kung anong year yung umabot. Ako third year, pero hindi ako graduate, no? Kaya ka insecure ako sa mga graduate. Hindi man nakikita yung aking insecurity. No? Professor nga ang tawag sa'yo ng ilan eh. Tama ka na. Sige, go. Pasok na natin yung kanyang soundbite tungkol kaya Attorney Harry Roque na pinagsimula ng buong issue. I-contextualize lang natin yun. Bago natin pasok, i-contextualize natin. Kasi ang binabanatan nung una ni Digong ay
si just si former Justice Carpio, so si Justice Carpio. Kasi siya daw yung parang maingay na ano mo sinasabi mong gentleman's plan, ano mo sinasabing ganyan, parang so binabanatan niya. Sabi nga niya, le-lecture lang kita kahit justice ka bubungay eh, parang ganyan. Ako kagaya ni sinunod niya si Juan, sinunod niya si PBBM, yung second year graduate. Oh, second year college parang ganyan eh. Pero ito nga po binabanggit po ni Ina kay Secretary former Secretary Harry Roque po nang galing mismo, yung word na gentleman. Actually, sa programang po ito yun, ano? Ang tinanong namin ni Ines sa kanya, may secret deal ba? Sa bibig po niya nang galing, wala po kami binanggit na gentleman's agreement eh. Sa bibig po niya nang galing, sinabi niya, hindi, walang secret agreement, ay walang secret deal, pero may gentleman's agreement. Doon po una na pakinggan sa programang ito. Sa pakinggan po natin ngayon, ko Politis po talaga may sala eh. Dito nagsimula lahat eh. Ganun lang naman po. Eh, siya naman po nagbigay ng promo. Wala naman kami pinilit sa kanya. Pero ito po, no? Nung tanongin siya, tungkol doon sa sinabi ni Harry Roque, ito po ang sinabi ni Pangulong Duterte. Dati po. Yeah. Pakinggan po natin. Okay, join my administration. Almost halfway na. Ang si Paneno ang gandoon. Bakit sinabi ni Rocky, Harry Roque, eh wala pa siya doon noong panahon na yun. Bakit sinabi niya na kinakakalipad, ginawang isyo ni PBBM ngayon? Bago siya lumipad ng Amerika, ginawa niya ang isyo ni meron daw ngayon. Do you know, Harry Roque? Do you know him? Do you have an idea of what his personality is? Yan, oh, tingnan nyo. Actually, yung tuletse pa nun ang sinabi. Malaman nyo na, malaman. Sabi niya, ang nandun si Panelo, hindi si Harry Roque. Correct. Tapos, kilala nyo ba yung ugok na yan? No? Halos ka rin yung sinasabi niya eh. Wala hindi yung ganun si ko. Parang ako. Diba? Anong pala niya? Pero yung Harry Roque naman, pagdating sa rally, pasigaw-sigaw pa. Opo. Diba? Digong-digong pa rin siya, diba? Pag tinapakan ka na sa mukha, kung ka na, alis ka na. Diba? Alis ka na. Pero ano bang weight nun, ang secretary? Ano bang weight na isang former, kasi hindi naman po siya attorney lang, no? Speaking as attorney lang eh. He was speaking also from a standpoint of a former spokesperson. Yun po yung kasi yung digat nun eh, no? Former spokesperson kasi ikaw dati bibig ng Pangulo nung siya ay Pangulo pa. At itong binabanggit naman niya, na, sinasabi po ni Ginoong Hari, ni Spokes Hari, ito ay nung panahon na siya ay spokes pa. Yun ang alam niya. So, anong bigat nun, Sec? Eh, pag ikaw spokesperson, parang alter ego ng presidente. Ikaw yung mukha eh. Ikaw yung representative. Pag hindi nagsasalita yung presidente, sasabihin mo yung sinasabi niya. Ikaw din ang first line of defense. Diba? Ng presidente. Kaya nagkabulul-bulul na si Harry Roque nung dinidepensahan niya si Kwan eh. Si Digong nung siya ay spokesperson dahil Kwan naman siya. Ex-human rights lawyer. Eh, yung isa, human rights violator. Diba? Kaya, nakabulol-bulol siya. Pero ngayon, todo na yung paglaglag sa'yo eh. Diba? Huwag ka nang pasigaw-sigaw. No? Kung ka na medyo, pero kita mo, tahimik siya ngayon. Diba? Maliban yung pagsigaw-sigaw niya sa rally. No? Kasi, ito, sorry Ina, Sec. May kasunod kasi yung shot na yan eh. Nung sinabi niya, do you know his personality? Tapos nung sabi, hindi siya mag-report, sabi niya, ako rin, hindi ko alam eh. Parang gumawa na, pinagtawa na sila. Pero may sinabi siya eh. Sabi, ask him again. Sabi po ni Digo. Ask him again. Baka nag-usap na. Di ba? Parang, ask him again. Parang ganun eh. Pero bukod doon, Sec, ito, tinanong ko kung gaano kabigat ang salita o pahayag ni Attorney Harry Roque bilang spokesperson. Gaano rin ba kabigat? Yung position naman ni Secretary Sal Panelo na siya ay dating legal affairs ba ina anong chief presidential legal chief presidential legal advisor parang ganun. At ang sabi naman niya hindi totoo yung sinasabi ni Roque, hindi niya alam ang number ni hindi nakausap ni Digong yan, walang ganun, parang ganun. So ano ba malinaw sa presto eh, sinuportahan niya si Panelo. Yun nga si Panelo daw nandoon, wala noon no, si Panelo nandoon, so ang sinasabi niya no? Clearly, ay sinusuportahan niya yung sinabi ni Panelo. No. Siya yung parang sinasabi niya, siya yung nandoon, si Harry Roque wala. Maliban pa sa kilala niyo ba si Harry Roque? Alam niyo ba personality? Eh malinaw naman yung pag-insulto sa iyo eh, di ba? No, pero tama rin yung sabi mo, baka nakausap na,
na batok-bato ka na, oh, magayos-ayos ka. Magayos ka. Oh, pag nagsalita ka uli, ito'y sasabihin mo. Pwede may ganun. Yun. Kasi ask him again, sabi. Oh. Kaya it would be interesting pag nag-guess uli siya ng politisko. Nako po. Teka, puntahan naman natin yung mga statement ni Pangulong Bongbong Marcos. Mantakin mo siya, ka, even with all the tirades of former President Digong, ang sabi ni PBBM ay he does not see the former president as a rival. Dito, ito political rival. Tapos parang hindi niya masyado pinatulan nung tinawag siyang crybaby. Mga ganyan. Anong o, ito sabi niya, ina. Have you seen me cry daw? Have you seen me cry? Eh, may ganun na konti. May konti naman, may konti. Sabi ko ba, may konti-unti na siyang ano ngayon eh, sundot eh. Diba? May ganun na si PBBM. Wala, hindi talaga siya away sa saray sa away. No, sinusubukan niyang bumalat, mag-scale up. Halimbawa, yung kanyang horrified statement, yung kanyang statement na ito ay treason, no? Nag-scale up na siya. Pero pagbalik niya, medyo backpedal na naman, no? Hindi niya nakikita na rival. Eh, hindi naman rival si Digong. Ang rival yung anak. Vice President. Ang sabi rin niya, dinepensahan niya yung no comment statement na hindi naman siya kinakailangan mag-comment yan dahil sekretary siya. Bait talaga ng Pangulo, no? Sekretary ko, education, ikaw nag-aalaga sa kamulatan ng kabataan eh. Tapos no comment ka. Anong klasik ang Secretary of Education? No? Dapat tinuturuan mo ng patriotism yung mga bata. Tapos sasabihin mo, no comment. No? So, eh, mali naman si Presidente Ron, di ba? Eh, tayo naman, tinatawag natin yung call a spade a spade. Pag sinabi niya yung horrified, eh, suportado natin. Then, horrifying naman talaga yung isinusuko yung ating teritoryo. Pero yung pag sinabi niya na hindi naman mali yung no comment, no? Ng Vice President, eh, mali naman siya Ron. No, pero i-contextualize ulit natin, Sek, ano? Kasi baka naman sabihin ng mga tao, bakit kayo ganyan? Eh, sabi rin, ang dagdag naman ni Pangulong BBBM, okay naman daw ang comment kasi hindi naman daw siya, kaya kailangan magsalita. Pero ang dagdag niya, kasi kung may sasabihin daw o may gustong sabihin si BP Sara na salungat sa polisiya ng present administration, ipaparating naman daw ni BP Sara sa kanya. Eh, wala naman daw sinasabi sa kanya si BP Sara. Parang gano'n ang dating... No comment nga eh. No comment nga eh. Kaya wala sasabihin sa kanya. No comment nga eh. Ayong sinabi eh, di ba? Yun yung title ng column ko kahapon sa Abante. Yun. No comment. Nayari ka. Sino nang nayari mo? Pag-away sa mga Duterte, no? Eh, siyempre, yun ang no comment, no? Nangyari mo. Vice President ka, ikaw yung second highest official of the land. Tapos sinasaktan yung kababayan mo, no? Yeah. Doon sa kanilang napakalakas na water cannon, 'di ba? Sinasakal yung mga kababayan mo doon sa BRP Sierra Madre, no? Tapos no comment ka. Eh, anong klasikang Vice President? Anong klasikang Secretary of Education? Eh, ito naman si PBBM, no? More than a month ago, sabi niya, meron pa ring unity team. Sino ba naman ang maniniwala na meron pa rin unity team, no? Humpty Dumpty na yun eh, di ba? Siguro gusto pa rin i-spin ni Presidente dahil dun siya nanalo eh sa unity eh, di ba? So ayaw pa rin niyang bitawan. Pero halos buong bansa naniniwala na nawala na yun eh, di ba? Hindi maganda yung kanyang itsura kung aaminin niya na meron pa rin unity team. Na alam naman na wala na. Diba? Simula ko po lang sa politiskop eh. Disyembre 2022, sinabi ko na yan eh. Diba? Disyembre, ngayon 2024 na eh. Diba? No. Tapos meron pa rin daw unity team. Wag naman. Hindi naman. Check the very least. Hindi naman tayo ganun katalino, pero hindi naman tayo ganun kabobo. Diba? Pero sa the least, anong pinaka-minimal na dapat bang ginagawa? Hindi lang po si BP Sara, no? Sa isang sitwasyon ganito na nangyayari sa Sigalot o pangbubuli sa WPS, ano pa bang pinaka-minimal na dapat gawin ng isang vice president po? Eh, at least, suportahan mo yung boss mo. Suportahan mo, lalo na hindi ka lang vice president eh. No? Nandun ka sa official family, sa cabinet. Yung pinakamalaking departamento ng bansa. Na ang layunin ay mulatin ang kabataan.
Di ba? Oh. Tapos, okay, paano bang suporta? Pahuli, paano po? Pahuli, ikaw ay Pilipino. Yan. Di ba? Hindi ka lang Vice President, hindi ka lang Secretary of Education, ikaw ay Pilipino. Eh di ba, pagka-Pilipino ka, tapos ang extent ng iyong pagka-Pilipino, no comment, eh hahatulang ka lang kasaysayan. You are on the wrong side of history. Hindi na, nagbitaw na. Oh, si Professor. Bahagi na ba to? Sek, tanongin ko lang, bahagi na ba ng kasaysayan to? Baka kasi hindi pa. Hindi, sabi ni Robin Padilla, hindi pa raw bahagi ng kasaysayan. Eh. Kaya nga. Hindi, kaya nga tinatanong kita kasi binanatangan ni Senator Robin. Eh. Hindi pa bahagi ito. Isa pa yung nasa wrong side of history. Hindi kita ginagatungan natin. Galing yan, pinapaalala galing ko lang sa'yo. Pala, galing yan sa third year college graduate. No? Huwag ka tawa. Huwag ka malitin. Ha? Mas mataas ang naabot siya kaya sa presidente. Wala po sa pinag-aralan yan. Ito ay sa pagkamulat ng isang tao. Sa atin naman, wala tayong sinasabi na porket may masters ka o naman, ikaw na. Parang gano'n, hindi. O ikaw hindi nakapag-aral. Ang narinito pong binabanggit po natin, pag ikaw ay Pilipino, no, sapat na yung pagmamahal mo sa bayan, sapat na po yung pagmamahal sa pamilya, sapat na po yung sinasabi natin na meron kang kamulatan na tayo dapat po ay nagkakaisa bilang isang lahi. Diba? Hindi isang sekta, hindi isang uri, hindi isang parang mga social tayo. Hindi po gano'n. Tayo lahat ay Pilipino. Ilan po Tsaka paminsan-minsan, tambay ka naman sa kanto, tambay ka sa sari-sari store, yan, tambay ka natin. Sa nagbebenta ng fishball para marinig mo naman yung mga sentimiento ng mga mamamayan. Habang kumakain ng fishball yan, yung mga driver, no? Yung habang kumakain ng fishball yan, no? Eh, nagkikwento yan. Namaka nila mga problema. Hindi ba pwede yung pakinggan nila yung mga surveys? Kasi, di ba, malaki. 90%+ talaga sa mga Pilipino. Ang malaki ang patriotism and nationalism sa puso, sa katawan, no? Kasi, suportado nila itong ginagawa po ng ating militar, ang Philippine Coast Guard, at sila ay lahat nabibismaya sa pambubuli ng China. Ito rin, kalalabas na ng Okta, gusto kong tanongin kasi ito kasi nung Monday ka namin, guys, nung Friday namin si Okta, ang sabi sa Okta, 31, kung di ako nagkakamali, thereabouts guys, I'm sorry, hindi ganun kasakto. Kung di ako nagkakamali, 31% ang panig Porta sa Marcos. Yan. 20% 20% sa Duterte. Dinagdagan ko ng 4%. 20+. 4% sa opposition. 4% lang sa opposition. At yung malaking bahagi, 45% kabuuan, hindi Marcos, hindi rin Duterte. Okay. 30% ayaw sa kanila. 30%. Tapos 15% undecided. Yan. Sabi mo kasi, di ba? Kasi kaya ko binanggit ito, Sek, sabi mo, makinig ka sa mga barbero sa sari-sari store. Ito, may survey na ganito. Kung yan ang pagbabatayan mo, Sek, anong dapat kong pakinggan? Diba? Kung ganyan ang tingin ng mga Pilipino in terms of the supporta. Ibig sabihin, may lumalabas na alternative. Itong 30% na ayaw sa kanila. No? Malaki ito. Kahalos kapantay ito nung pala nung presidente, diba? Tapos may 15% na undecided. Eh kung yung 15% pumunta doon sa 30%, ayaw sa 40 plus nga. Ayaw sa market. Eh, yun ang susunod na gobyerno. Diba? Yeah. Kaya kung titignan mo naman yung survey ng Kwan, ng Pulse Asia, parang yung 30% tsaka yung part ng undecided, pumupunta doon sa isang bagong senador. Yan. Yung Tulpo, diba? Dahil yung Tulpo, 35%, si Sara, 34%. Lamang na siya. Kaya kung ididikit mo yan, bagamat magkaibang survey yan, no? Eh doon pupunta. No? Inamin din ni Kwan ni Professor Ray na sa kanilang survey nung Enero, ang abante, ang labang na kay Sara, ay si Raffy Tulpo. No? Sa kanya na nanggaling yan. In-interview namin siya last week sa TV5. Sabi niya na Kwan na inamin niya, sabi niya, teka, tatanong ko yung mga kasama ko, pwede ko aminin. Dalawang survey nila, ang pinakita na lamang na si Tulpo. Ibig sabihin, doon pumupunta. Hindi natin sinusuportahan si Senator Tulpo. Sinasabi lang natin, ito yung lumalabas sa mga survey. OCPA at saka Pulse Asia. No? Kaya ko binanggit, Sek, ito ba ay dahilan? Anong tingin mo rito bilang political affairs at political analyst? Ito ba yung dahilan? Kasi
Parang nauumay ka na sa Bangayan, magkabilang kampo. Nauumay ka na sa Murahan. Actually, isa lang naman yung side na nagumura. Pero nauumay ka na ba dito sa Bangayan na ito na sinasabing Uniteam na 31 million ang nakuhang boto? Malaki po yan, guys, sa history ng Pilipinas, no? Sa election mo natin. Nauumay na ba sila at naghahanap na sila? Or parang ayaw na nila makialyado at averse na rin sila? At maaaring itong binabanggit mo nga sa susunod na eleksyon, eh ito na ang mag-ahanap na ang tao. Not necessarily the tulpos, no? Mag-ahanap na ang tao ng alternatibo. Yes. Dahil nanalo sila dahil sa unity. Eh wala na yung unity. Tama. So may disenchantment yung mga tao sa kanila. Eh saan pupunta yung disenchantment na yan? Nanalo sila dahil pinumisa nila magiging 20 pesos ang bigas. Isang kilo. Eh ngayon, sobrang taas ng presyo ng bigas. Kaya nga yung lumabas sa PanAsia, yung kanilang 16% drop ni PBBM at yung 7% drop ni Vice President Sara, yan ay mga gut issues. No? Hindi yan usapin ng mga chacha, hindi yan usapin ng West Philippine Sea. Usapin yan ng sikmura. No? Kaya bumaba sila sa DNE. No? More than 30% si PBBM sa E, no? Sa poorest of the poor, pareha silang bumaba. Sa D, yung mga mahihirap, pareha silang bumaba. Bakit? Sikmura eh. Diba? Sikmura. At ang simbolo niyan, yung piromisa nila na 20 pesos per kilo. Yeah. Yung bigas. Eh, ang taas ng presyo ng bigas ngayon. Eh, kwala yata, 60 to 70 pesos eh. No? Grabe, ganun na ba? Walang kataas eh. No, 60. Baka 20, baka 20 pesos sek, eh 20 pesos ang taas, hindi yung 20 pesos. Dito kay Senator Raffy, do you think it will, kung ikaw kunyari ang kanyang political advisor, ha, would you advise him not to affiliate himself with either of the camps, Marcos or Duterte, approaching the 2028 elections? Kahit na sinabi niya, no, na wala sa isip niyang tumakbo sa pagkapangulo. Pinapatanggal nga niyo yung sarili niya sa mga survey. Pero nasabi ko rin dito sa mga previous episode, no? It is not in his interest na ma-identify sa Duterte o sa Marcos. Dahil sila ay nagsisimulang bumagsak eh. Baka mahatak pa siya pababa. Siya paangat eh. 'Di ba siya paangat? Tapos itong Marcos at Duterte pababa. Eh bakit siya mag-aalyado sa either or? No, wala siyang benepisyo eh, 'di ba? Kaya ang sinabi natin before, it is not in his interest na ma-identify sa administration at this point. I-maintain niya yung kanyang independence, no? Okay lang na i-maintain niya na hindi siya kandidato for 2028. Dahil maaga pa eh, 4 years pa. Pwede niyang aminin yan after the midterms. After the midterms kasi, 2028 na ang nasa isip ng mga tao. Doon na siya magpakilala. No? Kaya yun ang i-advise ko sa kanya. At ang advice ko sa kanya, kunin niya yung Michael Pahatin sa kanyang santo. Okay. Oy, we have hindi ako dadag, ang dadagdag ko ina, sorry ha, may kapapasok lang sa akin na advisory. Ito, may lalabas ang tangere naman. Kasi di ba, lumabas yung Pulse sa kayo Okta, bukod kay Digong, naglalaro sila sa dalawa ni Erwin eh, number one eh, no? Nag-fourth si Ben Tulpo, isa pang Tulpo. Ngayon sa tangere, fifth daw si Ben Tulpo. Paparang ganun. So may dalawa, magiging tatlong Tulpo. So ito yung binabanggit ni Ina, no? Itong sinasabi mong third force, maari mga Tulpo. At bakit ba nag-gravitate sa ngayon ang usapin sa mga Tulpo? At di ba binanggit na rin ni Congressman Erwin na nakausap niya yung kapatid niya, yung dalawang kapatid. Sabi niya, wala daw sa isip ni Raffy pagkapuro dahil sakit ng ulo. Siya rin daw, hindi rin daw siya tatakbo. Sabi niya, wala daw paramdam, isang kapatid na tatakbo. Pero ito na naman tayo, di ba? Parang gano'n, takbo-takbo. Pero bakit ba nag-gravitate ngayon ang tao, tila, sa mga survey, sa ang tatanungin, sa mga Tulpo, Sek? Well, yung una, nagkaroon sila ng brand. Ipatulpo mo, di ba? Yun, gano'n. Ngayon, lahat, pinag-uusapan niya, naging household brand eh. Pag meron kang reklamo, ipatulpo mo. No? O isumbong mo kay Tulpo. Parang nagkaroon sila ng brand na very powerful, very compelling. At umuugnay sa mga tao, quick fix eh.
Quick fix. Yo, yung mga mamamayan na may reklamo sa gobyerno. Action, parang ganun. Action agad, tawag kaagad sa government official. Mm. Tawag ulit sa police tsaka sa general. Tapos mumurahin sila. No, dinidepensahan yung mga maliliit, di ba? Oo, ganoon, oo. Na persona non grata pa si Kwan eh. Si Erwin Torpe dati, di ba? Dahil minuro siya, no? Sabi niya, ilulubog niya yung ulo sa Inidoro, di ba? Nagmamartel sa tao na ipinaglalaban sila. Kahit ipagpalagay mo na, na ilang daan lamang o ilang libo lamang yung natulungan, ang image nila, tinutulungan nila lahat na may hirap. No? Bakit? Frustrated ba? Pati yung ginulpi ng asawa. Pati yung ginulpi ng asawa. Tatawagan niya ang asawa. Mumurahin niya, di ba? Ito kasi ay reflection ng ating weak institutions. Yung mga tao, hindi magampanan yung kanilang pangangailangan at mga problema. Ahensya. Hindi katulad sa Canada. Walang ganyan sa Canada. Bakit? Tatutugulan yung kanilang pangangailangan. Eh, dito hindi. Si Joseph, delegado ka dyan. Dito hindi, no? Eh baka si Joseph magreklamo sa tulpo. Yung asawa ko ginugulpi ako. Yung sabi niya. Di ba? Pero ganoon eh, quick justice. Quick fix. Yun din yung nagpalakas sa mga Duterte. Di ba? Extrajudicial. No, ipapatay ang mga adik, ipapatay ang mga drug lords, ipapatay ang mga kriminal, no? So naging mantra na yon. Doon siya lumakas. Lalo na sa mga OFW na ninenerbyo sa kalagayan ng kanilang mga kamag-anak dito dahil ang taas daw ng crime. So na-weaponize na yung ganyang klaseng pagkatakot. No? Ito naman mga tulpo, na-weaponize nila yung pangangailangan ng tao ng quick fix. Quick fix. Di ba? At yung at hindi kinakatakutan yung mga tao sa kapangyarihan. No? Yung naramdaman ng mga tao, kaya nagkaroon ng brand na very compelling, di ba? No, sige na, politiskop tayo, Sek. Labas mo na yung bola, gusto mo. Ano nakikita mo? Kaya, ano Michael, gawa tayo ng brand. Gawa tayo ng brand. Yan, di ba? Oh, yari ka! Yari ka. Yung single malt, ikaw nakarating, ako wala pa. Pero ito, kama ang brand. Sa bola crystal mo, Sek, sa 2028, kasi malayo-layo pa, pero alam naman natin si Sek Lamas, you know, 3 years in the making, 4-5 years, nababag. Anong nakikita mo? Would they be a formidable force or would they actually have a fighting chance or would they? Anong tingin mo sa mga tulpo, Sek? Well, on the horizon, sa galawan lang yun. No. On the horizon, walang lumalabas na black swan. No? Wala. On the horizon, walang lumalabas na alternative. No? At on the horizon, walang lumalabas na disruptor maliban sa mga tulpo. For now, 4 years pa naman. Pero kung may susulpot, no? May susulpot, posible. Dahil marami naman sa election natin, nangyayari pag malapit na, halimbawa si Pinoy. Less than a year before, sumulpot siya. Si Digong, less than a year before, sumulpot. No? Hindi naman yung pinag-uusapan 4 years earlier eh. Correct. Diba? Usually, yung mga frontliners, katulad nila Bitra, mga frontliners, no? Katulad nila Rocco, no? Yung mga frontliners, katulad nila Bilyar, yung mga frontliners, diba? Katulad nila Grace po, nila Binay. In actuality, hindi talaga nanalo. Dating sa dulo, kabayong kapos, diba? Kabayong kapos. So, si Binay, hindi ko sinasabi yung mangyayari sa mga tulpo dahil hindi yan nangyari kay Erap eh. Si Erap kasi mula sa simula, frontliner na eh. Hanggang sa dulo. No? Pwede rin ganyan ang mangyari sa mga tulpo. No? Na sa simula, frontline, hanggang dulo. Dahil compelling yung kanilang narrative. Compelling yung kanilang brand. Diba? Kaya labanan ito ng brand eh. Diba? Brand na tayo pala. Hindi ito labanan ng makinarya eh. Hindi ito labanan ng money. No? Ng plataforma. Labanan ito ng brand. Anong brand mo? Diba? Yan. Anong brand mo? No, tapos sabi nga nila sa pelikula, build it and they will come. Di ba? Ba 'yan yung anong pelikula 'yan ni Kevin Costner, build it and they will come. Kevin Costner. Yun yung nangyayari. No? Kaya very compelling 'yan. At ang sinasakyan ng mga alternative ngayon, yung third pole, yung black swan, ay yung weakness ng ating political institution. Yeah. Either habol nila quick justice or quick fix. Diba? So, anong advice mo sa mga tulpo, Sek? Sige nga. Well, huwag masyadong iangat yung ulo dahil maaga pa. Baka lahat ng baka tamaan ka. No, eh, sisipa.
Sisimula na yung offensive kay Rafi Tulboy. May gano'n, no? Oo, nakikita ko sa mga sa media. Pero wag din sila masyadong maging absent. Mm-hmm. Ang ginagawa naman kasi ni Senator Rafi Tulboy, namimili ng banat eh. Mm-hmm. Diba, ang ulan niyang binanatan, yung mga bilyar eh. Mga land grabber, land conversion, no, etc. Dahil yung kanyang pet bill, yung land use. So, may calculated siyang atake. Binanatan niya yung mga police. Winakautan niya si Bato. Bato. Diba? Oh. Eh, siya yung nakinabang doon. Diba? Mm. Binura niya yung mga police. Nakuha niya yung simpatsya ng tao kahit galit si Bato. Diba? Mm. Binanatan niya yung loto. Yan. Yeah. So, yung paraan ng mga mahihirap eh. Para umangat. Eh, dinadaya pa. So, makikita mo, calculated. Binanatan niya si Pia Cayetano doon sa mga reklamo sa Kwan. Sa DepEd. Na banat din kay Secretary Duterte. No? Sara Duterte. Tapos naglabas. Ngayon, binabanatan niya DNR eh. Oo. Diba? Naglabas pa siya ng mahabang papel. Diba? Naglabas siya yung formative politics. Kabisado niya eh. Ang politika sa ating bansa, kailangan may performance. Yeah. Diba? Performance level. Oh. Kaya magaling ang mga media eh. Alam nila yan eh. Media si Rabbit Tulpo eh, di ba? Yeah. Alam niya ni Michael, alam niya ni Ina. Mm. Di ba? Yung ganyang klaseng performative politics. At sa panahon alam ni Joseph yan. Oh, sige. Sa panahon ng social media, yan ang dominant. Yeah. Kung yan ay magamit mo, ma-weaponize mo, at magkaroon ka ng brand para gamitin yan, baka maging unstoppable ka. Unstoppable force. Unstoppable, no? Tayo naman ay nagko-komento lang naman tayo. Yeah, komento lang naman po. Hinihilay lang natin. Hinihilay, no? Minsan, nagmamagaling. No? Minsan, nagmamagaling. No? Pero, mababa pa rin ang self-esteem dahil hanggang third year college lang. Eh. Yeah. Pero wala po, again, no? Wala po sa pinag-aralan ang inyong kakayahan. Pero sabi nga natin, pero wala ka mang pinag-aralan, pag-aralan po ninyo ang personalidad, karakter, kwalifikasyon ng inyong mga iboboto dahil kinabukasan po ng inyong mga anak yan, mga guys, no? So yun, pwede nyo pag-aralan, no? Sa inyong sarili lang, pag napapanood nyo sila, maniniwala ba ako lang sa kanito? Ano bang ginagawa talaga niya? Ano bang sinabi niya sa mga issue na malapit sa puso mo? Yan po ang pag-aralan nyo. At para paminsan-minsan, ang makinabang po ang ating mga kabataan. Yan. At paminsan-minsan, tumambay sa kanto. Yan! Para marinig yung pulso ng ating mamamayan, di ba? Hindi na natin napag-usapan ibang topic, pero dahil 10:01 na, kailangan na natin muling tanungin ng ating guest, Monday guest, no? Former Secretary Ronald Yanez! Handa na ba you? Handa na mi, maging campaign manager ni Michael. Yeah. Ratata! Rasadang tanong! Tapatan at tarang tahan. Una, pili nuts. Pili lang ng isa sa aking mga sasabihin. Una, isang platitong mani o isang kilo ng ampalaya. Yan. Ano ba kailangan ngayon? Doon ako sa isang kilo ng ampalaya. Diabetic ako eh. Masyado matamis eh. Oh. Yeah. Yeah. Haluan ng konting pait. No? Yeah. Okay. Usapang lasing o usapang ulyanin? Ulyanin talaga. Ano ba nangyari? Parang usapang ulyanin sila Duterte, eh, no? Ay, dako. Wala ko binabanggit na gano'n. Oo, nakakalimutan yung mga gentleman at saka secret agreement. Kaya naglaganin. Yeah. No? Yan. Oh. Okay. Kwentong barbero o sabunutan ng mga kalbo. Ano ba nangyayari, Chet? Kami naman ni Michael, kwentong barbero lang. Pero nakatambay kami sa barbero. Sikretong usapan o walang kamatayang chismisan? Ano ba? Yung chismisan kasi may batayan yan sa mga totoo, no? Lahat yan, pag merong usok, anong meron? May apoy. May apoy. May chismis, merong pinanggagalingan yan. Yeah. Yung sikretong usapan, di ba? Okay, sunod, Pilinats, nahuhuli ba ang isda sa bibig? O unang napapahamak sa tilaok ang puwet ng manok? pareho silang nahuli sa bibig at pareho na napahamak sa tilaok. Pareho. Okay. Pilinats, puno ng balimbing o lumipad at dumapo sa puno ng kampupot?
Oh. Ano, Dick? May mga palimbing, pero meron ding dumapo sa puno ng kampupot, no? Meron din, no? Oh, hindi naman isa lang. No. Oh, diba? Okay, maraming balimbing sa bansang ito, no? Nakaw. Okay, muli na po sa Pilinas. Batuhan ba na ba ito ng putik o ilagan? Ilagan. Dahil tumama na ang ano ba? Ayoko sabihin. Ang EBS. Ang EBS na lang, ang EBS. Tawag yan. Ang tawag dyan, the shit hits the fan. Yan. Yan. Oh, sorry, ew. Diba? Ew. Ew. Oh, diba? Parang nahihiya. Nahihiya si Ine. Nakakainis tong ito, no? Oh, Pilipino ako eh. Kailangan tagalogi ko yung mga Ingles. Ano gagawin ko? Ikaw talaga, Ine. Wala ka ba nationalismo? When the shit hits the fan, no? Diba? Yun yan. Oh, yun ang, ano, metaphor po yan, guys, ha? When the shit hits the fan. Ano bang gagawin natin? Ilag na! Woo! Woo! Okay, sarot na trulo. Sarot hindi totoo, trulo, totoo. Unang tanong, Sek, naniniwala ka ba na may hangganan din ang pagkitimpi ni PBBM sa mga tirada ni former President Duterte sa kanya? Trulo! Pero sarot na trulo. Nagan pa. Yan, no? Lapit-lapit na pala. No? Oh, magpapadrag daw muna lahat ng opisyal bago sila sundin ng kanilang mga tauhan sa panawagan ni former Executive Secretary Mick Rodriguez. Patama ba ito, Sek, sa kanyang dating boss? Definitely. Trulalo. Trulalo. Patama. Oh. Oh, yan kasi yung pinaka-diskusyon ni Vic Rodriguez sa rally na yan. Nanawagan sa pagbaba sa pwesto. Ngayon, nananawagan ng withdrawal of support si Congressman Alvarez. Hindi natin kanina napag-usapan ito. Ng AFP kay PBBM. Sek, maaari na ba siyang kasuhan ng administrasyon? Yan. Sige. Eh, pwede na. Lalo na kung meron ng pagkilos. May batas dyan eh. No, may kwanya rin, may gray area eh. Pag sinabi mo lang, salita lang, eh, kumpa yan. Baka kapos pa. Pero pag sinabi mo na, tapos ginagawa mo na, eh, papunta ka na sa kwan. Papunta na sa kaso yan. Eh, mukhang ngayon, nagkakuha na sila eh. Kaya, true lalo. True lalo. Kasi, sana natin pag-usapan. Pero may sinabi, binanggit din po si Pierre dito kung dyan. Todo suporta! Ito na. Ang dating pangulo sa rally ng SMNI, napanood ko ito eh, para kay Pastor Kibuloy, di ba, napanood natin lahat yan. Pero ngayon, sinabi niya na huwag na siyang idamay sa mga kaso nito at itinuro pa kung saan maaari nagtatago si Pastor Kibuloy. Ang tanong siya, nilaglag na ba ni Digong si Kibuloy? Yan. Hindi pa. No, di ba? Charot. Charot. Nandito siya sa mundo, malamang charot. No, ako niya eh. Iba pangigaw eh. Pangigaw. Siya yung administrator eh. Diba? At magkatali yung kanilang sikmura eh. Sabi nga mismo ni Digong, pag may binili si Kibuloy, hati sila. Pag may biniling bahay, meron din siyang bahay. Pag may biniling kotse, meron din siyang kotse. Pag may biniling barel, meron din siyang barel. Pag may biniling ganito, question mark. No? Ay, hati sila. Kaya hindi ako maniniwala na nilalaglag niya. Palaya, public posturing at nililigaw yung mga nag-iimbestiga. Doon yung puntahan sa bundok. No? Pero nakatago na yon sa ibang lugar. Okay. Yeah, charot. Thank you. Parang nag-free si Michael. Oo nga, hindi ako sure kung sino eh. Kanina rin ako eh. Okay, thank you, Sek. Okay. Ratatat! Ratsadang tanong, tapatan, at tarang, tahan! Ayan, o babalik na lang si Michael. Tama ka dun, Sek. Alam mo, naisip ko yun eh. Baka nga nililigaw, ano? Kasi sa ang basa ng iba, nako, parang yun na nga, nilaglag na ni former President Digong si Kibuloy. Ito yun. Kaya nga, ay nako. Hintayin natin makabalik si Michael. Hindi natin napag-usapan si Kim sa Iran tsaka sa Israel. Oo nga. Sorry, andito na ba ako? Sa susunod na lang.
Susunod, oh. Susunod. Hello. Nandito na ba ako? Nandito na ba ako? Andiyan ka na. Oh. Sorry, sorry. Kasi naka-Sky pala ako kayo. Hindi pala ako naka-Starlink. Sorry, guys. No? Hindi, sir, ang sinabi mo kayo na, pag bumili isa, bili isa. Eh, pag nakulong isa, dapat ba makulong isa? Ganun ba yung sinasabi mo? Wala naman ganun. Dapat. Pero iba sila ng kulungan. Yung isa sa FBI eh. Ito isa sa ICC. Huwag naman ganun. No. And speaking of ICC, nakalimutan ko, no? Eh, paano yan? Ngayon na parang nilaglag ni Duterte si Harry Roque. Paano na kaya yung kaso nila sakali man sa ICC? Diba? Yung pa naman ang magiging abogado niya sa ICC. Hindi ko si Pamelo. Itikuli na lang si Topacio. Napakagaling kumantanod. Oh, ina lang ako nila si Topacio, no? Saka si ano, si Zac Panelo, abogado si Attorney Sal. Ayun, ayun, no? Siguradong kulong siya sa ICC. Okay, thank you so much. Salamat. No, eh kulang yung oras natin. Kaya pag meron kayong oras, dalawang oras to. Abog na lang ako, no? Yeah. Ito week to, baka umulit kasi ka, hintayin mo ha. Baka lang. Yeah, maybe. Later this week. Who knows? Ano naman, dito lang naman ako sa kwan, naglulupa. Naglulupa lang ko eh. Madali. Sabi nga nung isang reporter eh, di ba? Always available. Yeah. Always available. Sabi nga rito, napuyat ka daw, Sek. May comment dito, napuyat ka daw dahil nag-overtime ka daw kay Christian kagabi. Guest niya si Justice Carpio. Nung natapos, pinapasok ako. No, pinapasok ako. Eh di syempre, mausapang kanto yung ating sinabi. Pinaportahan natin lahat ng sinabi ni Justice Carpio. Yeah. Medyo ipinaliwanag lang natin. Yung tipong paliwanag dito, yung kanto boy. Kanto boy lang. Kanto boy, dahil parabi sa ating mamamayan, yun ang nauunawaan, di ba? Correct. Yung mali, yung mga fine details. Pero nauunawaan nila yung usapang napitan, pinobal. Yan. Ayan, napitan. Malapit sa Sikmura, ibig sabihin. Salamat, Sek. Thank you, Sek. See you maybe later this week or on Monday na. Bahala na. May ganun talaga eh. May pasubali talaga. Anytime. Okay. Yan po, former Presidential Advisor for Political Affairs, Ronald Diamas. O, may tanong salamat, si Jocelyn. S. Makise, Marie Agustin, Asham Legend. Asham Legend, yes. I am a former news reporter sa CNN Philippines po ako dati. Yan, o naman. Si Ina pa. At na-interview din mo yung mga bigati. Balikan natin ulit para sa mga hindi nakakalam. Balikan natin. Magkabay po kami dati ni Michael, nagko-cover siya for GMA 7. Ako naman sa CNN Philippines. During the time of former President Noynoy Aquino. Pareho po kami reporters noon. Yan, doon po kami nagkakilala. Okay. Ayan, si Christy Bonillo, mabuhay daw kayo, Politis Group. Yan. Ang dami pa, Eduardo Almario, Jose Edora. Oy, si Larry Arellano, ngayon lang kita ulit nakita, Larry. Nanawagan sa rally, kasuhan na, sabi. Jonathan Junicio, Jana Brand, Black Pear 13. O ba, may patay. Police. O yan. Thank you so much guys sa mga nanood. I think we reached more than 1,300 live viewers dito sa Salamat episode. Po. Okay. Ayan. Ang ating kuda, labasan natin. Ating kuda ngayon ay hindi naman paguluhan ang usapan ng labanan para lang makaiwas sa batas at pananagutan. Dilaman po natin. Magkaliwanagan. Thank you, guys. Yeah, thanks, guys. We'll see you. We have 2 more episodes this week. Until the next one, ako po si Ina Andulong. Michael Patin, stay safe, Vamos. Guys. Love ya. Handa na ba you? Handa na me. Ano? Handa na me? Handa na me. BBM or Pac-Man? Pac-Man. Epal o bidabida na miyembro ng gabinete. Kung may susuportahan o i-endorso man si Pangulong Duterte sa pagkapangulo, anong letra kaya ang meron sa kanyang pangalan? O. Cellphone. Na face mask. Alcohol. May one and only. Yan! Ang aking mga kaibigan ngayon, mga millennial. Maraming mga nega. Ipa-deport sa ibang planeta. Day after day, I must face a world of strangers. Ang bandila ng Pilipinas sabay-sabay taas. It will take a strong, strong man. All right!
naman tumayo para ipakita kung anong suot mong pang-ibaba. Ang basketball. Pakita mo, Dadamayan kita kasi naka-shorts na yun. I was expecting harder questions like love life. So, Ian and Michael, ito pinakakatakutan ko na programa. Diba, it's always nice to see yung lighter side ng mga ini-interview natin. It's been a wonderful experience kung pag-guest ko sa inyong show. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Maraming salamat, lalo na sa Ratatak! Rasadang tanong, tapatan, at tarang, tahan!